A few moments later. So hi guys, welcome to my YouTube channel. So ayun guys, yung gagawin po natin ngayon, ipapakita ko ngayon guys sa inyo step by step kung paano magpa-online appointment sa BFS para doon sa biometrics po natin. So, una-una guys pala, nag-lodge po ako ng documents ko nung November 20, 2020, tapos nag-send sa akin ng email yung ano ko, yung consultancy ko, busy consultancy, itong Monday lang, November 23, 2020. So, pwede na daw ako magpa-appointment ng biometrics, tapos for medical din. So, yung ipapakita ko ngayon guys, yung gagawin kong vlog ngayon, yung step by step, kung paano magpa-online appointment sa biometrics. Tapos, ano po yung kailangan yung dalhin para po sa time na magpa-biometrics na po kayo. So, just keep on watching. Ito yung link guys na link ng bfsglobal.com, kung nakikita nyo yan, for biometrics. Then i-click nyo yan, tapos i-fill up natin yung I'm applying from, syempre Philippines, kung saan po kayo ngayon, tapos kung saan kayo pupunta. So yan, tapos i-click mo yun, ano yan, sa baba. Na yung lalabas yung ganyan, yung Welcome to BFS Global. Then, i-click nyo itong si Book Now. Book an appointment. So, i-click nyo itong si Book Now. Then, ipili kayo dito sa itong nakasulat na number 5, kung either online kayo mag-a-apply or telephone, or pwede nyo silang i-email, web chat, or in person. Pero sa ngayon, dahil pandemic guys, bawal muna ang walk-in or in person. So, pili na lang kayo dito guys kung saan nyo mas prepared, kung online ba, telephone, or i-email nyo na lang sila, or web chat. So, napili ko na lang guys is online, kasi mas mabilis daw ang online. Mayroon ding din sa akin na concerned citizen na mas mabilis din daw yung web chat. So, dito na lang muna tayo guys sa online. So, i-click po natin itong view more. Tapos, click here. Ayan. So, nagla-login pa siya. So, ito yung ginagawa kong vlog ngayon guys. Ito po yung para sa then gagawa kayo ng appointment login. So kagabi nakapaggawa na ako ng appointment login. So ito na yung email address ko tsaka password, tapos kakapihin nyo yan, yung picture and image. CFGB. Then, continue. So, ang lalabas nito, yung homepage ng BFS. Ayan. So, kung nakikita nyo, nandyan din pa rin yung, ano, yung BFS Global. Tapos, andyan yung nakasulat sa taas. Then, sa left side, may nakasulat dito na action, schedule appointment, reschedule appointment, cancel appointment, email appointment later, then retrieve incomplete appointment. So, dito tayo kay schedule an appointment. I-click natin ito. So, ito yung lalabas pagkatapos yung pinindot yung schedule an appointment. So, ito na yung pipil upan ko. So, Canada Application Center, kasi doon tayo pupunta.
Kung saan kayo pupunta, yun din yung i-click nyo. Kung sa Cebu kayo, so Cebu yung i-click nyo. So, Manila ako. So, ito yung Manila yung i-click ko. Tapos, kung ilan yung applicant number 1, kasi mag-isa lang po ako. Then, biometric enrollment yung i-click nyo. Then, yun sa baba, i-click nyo lang yan. I-check nyo lang yung I acknowledge term and condition. Then, continue. So, yung pinapakita ko lang guys dito, kung paano magpa-online appointment para sa biometrics sa BFS. So, wala. So, ganito yung ano lalabas, applicant list. So, maximum one applicant can be added for group appointment. So, mag-a-add tayo dito. I-click natin yung add applicant. Then, i-fill up natin yan guys. Ano ba yun? So, mauna ang year, month, and date. So, 1981-0509. Tapos, yung mobile number nyo. Tapos, email sa baba. So, i-submit. I-submit natin. So, ganyan yung lalabas. Then, click OK. Okay. Hey, mother. Ano iyan? So, ito na yung reference number na ano. Pagkatapos nyo magpa-appointment, may lalabas na reference number. So, gagamitin natin yan para dito sa email appointment letter. So, i-click natin yan. Okay, hindi ko na isulat pala yung ano, reference number. So, isulat nyo muna guys bago kayo pupunta dito. Kasi ako nakalimutan ko, babalik na naman ako doon sa una. So, para makakuha po tayo ng ano, appointment letter. So, i-click natin tong email appointment letter. Tapos, kung ano yung binigay doon sa pinilapan natin kanina na reference number, ano yun dito. Ilalagay nyo. So, kailangan nyo isulat. PHMN 41234 891 3502. Ayan. Tapos, yung mobile number na nilagay nyo. 0916. Ayan, then receipt. A few moments later. So, tinry ko to guys yung BFS Global na web chat. Yung ano daw, mabilis daw kasi itong ano, mag-reply kapag web chat yung gagamitin. Kasi yung kanina guys na nakita nyo, online appointment tayo guys. So, yung reference number na binigay nila, hinihintay ko po yung parang confirmation letter na isi-send nila doon sa email ko. Wala naman guys. So, ang ginawa ko na lang, tinry ko itong web chat guys. So, ito yung pinindot ko. Papakita ko ulit. So, yung kanina, dito tayo, diba guys, sa online. So, tinry ko tong web chat. So, kinlik ko yan, number 4. Tapos, i-click nyo yung view more. So, i-click nyo to. So, ang lalabas na ganyan. So, lalabas siya ganyan. So, ngayon, nag-uusap na kami nung ano nila, yung representative ng BFS. So, nagpa-schedule ako guys ng December 1, 2020. Pero, wala daw slot nung December 1, 2020. So, ang pinili ko na lang is December 2 at
8 AM. So, hintay na lang natin guys kung ano yung i-reply nila kung ma-approvean ako dito sa December 2 na schedule. Then, tatanungin nila guys kung bago kayo magpa-biometrics, tatanungin nila kung mayroon na kayong biometrics instruction letter. Kasi kung wala tong biometrics instruction letter, hindi po kayo pwedeng magpa-appointment. Kasi dadalhin nyo to guys, itong biometrics instruction letter. So hintayin na lang natin yung ano, reply ng representative ng BFS. So, ate na guys, confirm na po yung December to 9:15 AM po yung schedule ko ng biometrics sa BFS Makati. Then, ang dapat na dalhin nyo guys, nakasulat naman dyan guys, dalhin nyo daw yung original passport, appointment letter, biometric instruction letter, tsaka yung BFS consent form. So, kung nakikita nyo yan guys, yun yan. Yung link na yan, i-open nyo lang yan. I-search nyo lang itong link na to guys, or punta kayo doon sa bfsglobal.com. So, mayroon yung mga steps doon. Basta ipiprint out nyo lang guys yung ano, yung BFS consent form. Yun din po yung dadalhin nyo. Aside from dito sa original passport, appointment letter, biometrics instruction letter, kailangan nyo ding iprint out to guys itong BFS consent form. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano tong itsura tong BFS consent form. So, ito daw yung need na ano, isettle guys para pagpunta nyo dun sa BFS Makati. So, ito yung mga dapat nyong dalhin. So, ito yung guys yung itsura ng BFS consent form. So, pinrint ko na po yan. Apat na page po ito. So, kayo na pong bahalang mag-print niya, mag-fill up. So, yan. Basta ilagay nyo lang, puntahan nyo lang yung ano, yung website guys na ano, bfsglobal.com. Then mayroon yung mga steps na yung parang ito guys. So yan yung BFS Global. Yan kung nakikita nyo. Tapos mayroon mga steps dito. So pupuntahan mo tong identify visa type. So i-click mo yung view more. Tapos so ayan, then pag click mo yung identify visa type, punta ka dito sa ayan, dyan yung makikita yung BFS consent form. So i-click nyo yan. Ayan na yung lalabas. So i-print nyo to guys, dahil isa sa mga kakailanganin ito guys pagpunta nyo doon sa BFS Makati for your biometrics. So pag wala nito, iwan ko kung papapasukin kayo kasi isa sa mga requirements din to guys. So i-print nyo lang yan, tapos i-fill up nyo yung need nyong i-fill up dito sa form na to, tapos dalhin nyo. So hanggang dito lamang guys, sana nakatulong po sa inyo tong vlog ko ngayon. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko guys, huwag yung kalimutang i-click yung subscribe, then i-hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa gagawin kong next vlog. Ayan guys, maraming salamat po. So ayan guys, napanood yun naman na siguro guys kung papano or yung step by step kung papano magpa-online appointment sa biometrics. So yung ano ko na ngayon naman guys, yung sasagutin ko naman ngayon guys, para po doon sa mga nagtatanong po sa akin or sa mga nagme-message po sa akin kung nagkapag-lodge na daw po ako ng visa ko guys. So ayun, nakapag-lodge na po ako guys noong November 20, 2020. Tapos, meron akong tinik down dito guys. Meron akong mga sinulat na mga important information para po, ano po kayo, aware din po kayo guys.
Sa mga nagtatanong po guys kung magkano po yung biometrics fee guys. So mayroon pa akong sinunod dito na 85 Canadian dollar yung biometrics fee. Tapos yung study permit is 150 Canadian dollar. So ang total po nun guys na babayaran nyo through online. Bago po kayo magpa online appointment, dapat naka settle na po kayo ng bayad nyo through online debit credit card po yun guys. So total po is 235 Canadian dollar ang babayadan nyo po, or parang sa peso po guys is 8,500 pesos. Then submitting documents guys, yung nag-submit po ako ng mga documents ko, yung mga important documents ko guys sa visa consultant ko guys noong October 13, 2020. Tapos nag-send po sila ng final review and approval sa akin ng visa consultant ko noong November 13, 2020. Then nag-submit po sila ng mga documents ko guys November 20, 2020. Then ito nang na November 23, 2020 guys, nag-send po sa akin ng message ng visa consultant ko na pwede na daw po akong magpa online appointment ng biometrics tsaka for medical. Then para po doon sa mga ano gustong malaman kung ano po yung website ng biometrics or BFS Global sa Makati po yun guys. So ito yung address nila. Andyan na rin po yung website tsaka yung address ng BFS Global sa Makati. Alam ko sa De La Costa Street yon. So paki-take note na lang guys, o take down nyo na lang yung exact address tsaka yung website kung paano kayo magpa-online appointment ng biometrics. Then dito po sa kabila naman guys, ito naman po yung address tsaka website kung paano kayo magpa-online appointment sa upfront medical naman. Pag pwede nyo namang pagsabayin kasi ang ano naman sa akin, suggest ng consultant ko, pwede namang magsabay within that day ang biometrics tsaka medical, basta maaga lang po kayo magpa-appointment. Tapos para hindi na rin po kayo pabalik-balik kasi sa case ko guys, syempre malaya po tayo sa Maynila. So ang napili ko pong puntahan ng for biometrics is Manila. Pero pwede naman sa Cebu. Kung taga si Cebu kayo, Cebu naman. Then napili ko guys is Manila. So ano na lang, pinagsabay ko na lang yung biometrics tsaka medical. So ayan po yung address din nila tsaka yung website kung hindi nyo po alam ko ano yung website, sa IOM ang napili ko po na pag upfront medical. Mayroon naman pong sa Baguio o St. Luke's or sa Baguio, parang National Health System sa Baguio po, pwede naman St. Luke's. Basta may mga accredited sila guys na pwede nyo puntahan pag magpa-upfront medical po kayo. Pero sa case ko guys, ang napili ko po is IOM. Sa Makati din po yun guys. So hanggang dito na lamang po ulit guys. Maraming salamat. Then pahinsya na po kayo, wala na pong ayos-ayos niyan kasi share ko lang sa inyo guys kung ano po yung mga ginawa ko or paano po ginawa ko para magpa online appointment ng biometrics at medical. So maraming salamat po ulit guys. Bye.